bumaba ng hanggang 5 piso ang average na presyo ng bigas simula nang ipatupad ang price ceiling. Pero tanong naman ng apektadong retailers, hanggang kailan nga ba tatagal ang price cap? Yan ang ulat ni Claisel Pardillo. Madilaw man at durog, laking tuwa ni Aling Beneng na makabili ng 41 pesos na bigas simula nang ipatupad ang price cap sa bigas. Basta makain, wag lang yung marumi. Siyempre, kahit paano, binat-binati mo yung pera mo pagkakasya mo sa isang linggo. Alinsunod sa Executive Order 39, 41 pesos ang price cap sa regular milled rice, habang 45 pesos sa well-milled. Simula nang ipatupad ito, sabi ng Department of Trade and Industry, bumaba na ng 5 piso ang average price ng bigas. 87.5% po overall nationwide ang compliance rate. In that regard po, ay masasabi natin pong successful. Kung RMR or regular milled rice, 47.37 po ang average price niya nung nag-umpisa. Ngayon po ay naging 42.22 na. Sa WMR or well milled rice, ganun din po talagang bumababa ang presyo. Nakikita po natin na mayroong effectiveness. Pero ang natitipid ng mga mamimili, lugi naman sa ilang rice retailer. Halimbawa si Mang Javier, 30 mil na ang nawalang kita sa 10 araw na implementasyon ng price ceiling. 44 hanggang 48 pesos kasi ang puhunan niya sa bigas na ibinibenta niya sa 41 hanggang 45 pesos. Buti na lang, nakatanggap na siya ng 15,000 pesos na ayuda. Kami lugi pa ng kondoon. Kung wala nang maibigay ng ating group, okay na rin yung 15 mil na yun. Malaking bagay na rin sa amin yon. Kaysa wala. Pero di na kayang tiisin ng ilang tindera ang epekto ng price ceiling. Kaya apela nila. Negosyante ako. Siyempre, gusto ko matanggal. Kasi yung presyo ng hindi siya accurate sa namin eh. Mas lugi kami. Kaya ang tanong, kailan nga ba aalisin ang price ceiling? Sa susunod na linggo, magbibigay na raw ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DTI at Agriculture Department ang konsiderasyon nila sa pagtanggal ng price cap. Kasama na po yan kung tumataas yung compliance rate, kung bumababa ang presyo ng dalawang minomonitor nating rice varieties, and necessarily po kung may sumasabay na pagtaas ng supply. Mukhang nakikita po naman natin maraming favorable circumstances that augur well for a recommendation to lift AO 39 price ceilings. Habang hindi pa ito nangyayari, patuloy ang pamimigay ng ayuda ng DSWD sa mga nagtitinda ng bigas. Claisel Pardillo para sa Bayan.